Kung ikaw ay nanggaling pa sa malayong lugar at bigla na lang dumating ang panahon na kailanganin mong harapin mag-isa ang panganib sa konkretong kagubatan ng Maynila o kahit saang lugar pa man sa loob ng mabilis na oras sa mga universidad na lahat ay halos wala naman talagang pakialam sa iyo, na lahat ay may mga kanya-kanya ng mundo, na lahat ay may kanya-kanyang karerang gustong matapos at may panalo. Diba parang nakakatakot? Nakakapaliit. Tapos sa di naasahang pagkakataon, sa pagmamadali mo sa pagpasok sa eskwelahan, ay nakabangga mo ang iyong kapwa estudyante at sabay kayong napausal ng ukin na nagulat kayong dalawa, nagkatitigan at sabay nagkangitian. Magkababayan pala kayo at laking gulat mo at kasayahang nadama nung nakilala mo ang mga tropa niya na pawang mga kalapit na probinsya mo lang, parang pamilya sa pakiramdam na malamang baka mapaiyak ka pa sa tuwa, di ba? Kagaya ng kwento ng maalamat na bidang fraternity natin ngayon, ang Samhang Ilocano, ang SIASI o Confederation of Ilocano Association Incorporated, Samhang Ilocano. Nakilala rin bilang SI o yun nga, Samhang Ilocano, ay kapatiran o fraternity at sorority ay binubuo ng mga estudyante ng kolehiyo sa mga universidad sa norte ng Luzon. Huwag kayong magugulat ha, dahil may sasabihin ako sa inyong sikreto na ang mga miyembro nito ay pawang mga Ilocano. Gulat kayo no? Hence, Samhang Ilocano nga, di ba? Pero wait, sa totoo lang, basta kaya mong intindihin o marunong kang mag-Ilocano, ay may chance ka na rin maging miyembro ng grupo na ito o ng fraternity na ito. At pakalembang lang mga kapatid ha, ang Samhang Ilocano ay naitatag at napagtibay noong 1940s pa upang pag-isahin ang mga Ilocano speaking student. Ayon sa mga nakausap mong lakay, noon ay talagang malala ang diskriminasyon sa mga taga-probinsya. Kung kaya naman karamihan sa mga estudyante nga na galing doon eh sumasali sa SI upang magkaroon ng kapamilya, kapatid at kapuso sa loob at labas ng kani-kanilang respetadong eskwelahan. At di nga nagtagal ay lumubo ang bilang ng mga miyembro. Nang halos pati ang mga Ilocanong mga miyembro ng ibang kapatiran o fraternity ay sumali nga doon sa SI mismo. Siguro naisip nila dati ay belong men. Sana all. At dahil nga sa sobrang dami ng miyembro ng SI ay dumating na sa puntong di na makontrol ng mga pinuno nito ang kanilang mga miyembro. At ang pagdami nga ng kanilang miyembro ay kasabay na nitong dumami rin ang gulo na kinasasangkutan ng pangalan ng fraternity. Dumating na sa puntong ang ilang mga miyembro ng Confederation of Ilocano Association Incorporated sa mga Ilocano ay pawang mga nadakip ng pulis at nakulong sa piitan na siya namang naging dahilan ng pagkakatatag ng Genuine Ilocano Guilds o GIG doon mismo sa loob ng kulungan. Hanggang sa hindi nga nagtagal ay tumanggap na rin ang GIG ng ibang member kahit naman hindi Ilocano doon mismo sa Oblo. At kagaya ng lagi kong sinasabi ay hindi lahat ng araw ay Pasko. Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon ay humarap din sa talagang matinding pagsubok itong bida nating fraternity ngayon. Dahil sa hindi pagkakaunawaan ay dumating sa puntong nagkawatak-watak ang mga miyembro nito, ang SI nga. Kaya naman, naisilang ang United Ilocandia Fraternity and Sorority o mas kilala rin bilang UI. At dahil nga sa nasabi kong di pagkakaunawaan at kahit nananahimik na ay nagkaroon ng matinding tensyon sa tatlong magkakapatid na grupo, ang SIASI, GIG at UI. So, kagaya ng tunay na kapamilya, kagaya ng mga magkakapatid na paminsan-minsan ay nagkakabangayan, nagkabati-bati rin ang tatlong grupo. At nakapagkasunduan nga ng mga leader at founder ng tatlo na pag-isahing muli ang tatlong organisasyon. Naman nabuo ang isang umbrella organization na tinawag naman na Confederation of Ilocano Association Incorporated. Sa pagkakabuo nito ay witness pangaraw si Ginoong Bongbong Marcos. Take note mga kaibigan, halos lahat ng mga member ng SIASI ay naging mga professional na sa sobrang dami nga ay nagkaroon sila ng iba't ibang faction sa kani-kanilang karir. O mga SI sa iba't ibang bansa, may mga SI sa ating militar, may mga SI na mga artista, at may mga SI siyempre na mga politiko. Kahit na napakaraming pagbabago at pagsubok ang dumaan sa SIASI ay nananatiling matatag at patuloy na sinusuportahan ng kanilang mga kapatid ng fraternity na ito. Sa mga pinagmamalaki ng fraternity na ito ay ang kanilang logo. Ang bawat parte o image na nandito dito ay may mga malalalim na kahulugan.
Kagaya halimbawa ng dove symbolizes peace, freedom, and friendship. Ang laurel leaves naman ay sumisimbolo sa aspiration for academic and professionalism. Ang granahin naman sa logo na ito serves as a aspiration for the development of potential in various fields and endeavor. The snake symbolizes new life, the power to conquer fear, and the ability to survive. Wow, astig ah. The arrow with its upright position symbolizes the ability to stand up against all the challenges. Astig talaga ng logo nito. Pag magpatato kaya ako, ito kaya patato ko. Magalit kaya sila sa akin. Ana, wag mga kabagis. Okay, humantong na naman tayo sa dulo at nabali na naman ang sanga. Muli ay nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagbibigay ng maikling oras sa pakikinig at panonood ng maikling video na ito. At lagi niyong tatandaan na ang video na ito ay isang normal na YouTube vlog lamang at hindi isang libro. Maraming salamat ulit mga kaibigan.